humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko. At ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating napakagandang veterinarian na may malaking puso sa agrikultura, Doktora Corazon Occidental. Hi, Doc! Hello, Amy. Magandang araw sa iyo at maganda ka pa rin sa araw. Thank you naman thank you sa yung ano, favorite ko eh. Thank you yung opening mo sa akin. Agree ako dyan. Eh kasi totoo naman to. Talaga na, hindi lang sa mukha, pati ang iyong puso ay maganda. Kaya sabi ko, bagay na bagay ito kay Doc. Sa akin okay, nakikita ko yung pagmamahal mo sa agriculture. Yes, kaya, yan talaga. Ikaw din naman. For a millennial, for a young girl like you, para maging advocate ko, advocate namin sa agriculture, di ba? So, natutuwa din ako at naintindihan mo talaga yung ating ipinaglalaban o ikinakampanya. Ano, kumusta ka na? Ay, okay naman, Doc. Medyo mainit, no? Akala ko matatapos na ang summer kasi papasok na po ang June. Pero tuloy ang tinik ng araw, mainit pa rin. Sobrang init. Naalala ko nung bago pa lang pumapasok itong tag-init. Ang guest natin yung Pakwan. So, Pakwan sa tag-araw. So, I think that was last March. So, excited tayo sa tag-araw dahil nga kumuha pa tayo ng guest ng mga fruits in season, di ba? And eto, yes. Supposed to be tapos na yung tag-araw. Pero mainit pa rin. Mainit pa rin, opo. Ay, Doc, balikan lang natin no, yung ating mga naging episode. Kasi yun nga, nagkaroon tayo ng mga seasonal fruits. Katulad nga ng pakwan, tapos pati yung mga veggies, di ba? Meron din tayo yan. So, meron din tayo yung COVID essentials na nangyari na natin. And meron tayong mga mini-series dito sa ating, ano, sa ating show. So, sa lahat ng yan, Doc, ano ba ang iyong mga paborito? Alam mo, Amy, mahirap din magsabi ng particular na episode. Ano? Kasi kung tutuusin, lahat sila paborito natin. At saka lahat ng mga guests natin, we look forward na ma-invite uli natin siya. So, isa lang sa talagang medyo nakapagpadagdag din ang aking kaalaman. For example, yung ating si Biyaherong Batanggueño, si Camario din, di ba? Marami tayong natutunan sa kanya sa gabi, sa ube, pati sa turmeric acid. Opo. Sa kung paano ang isang magsasaka. At the same time, naging biyahero at naging entrepreneur. Ikaw, ano naman ang favorite mo? Opo. Ako, halos lahat favorite ko kasi sabi ko nga lahat. And dapat safe. Marami akong natutunan. Mga ano, imagine, Doc, dun sa kalabasa, meron pa lang tinatawag na babae at lalaking kalabasa. Oh, oh. Diba? Kalabasa pakwan mula sa Bohol, di ba? And then meron din tayong naging guest. Ang nalayo na makinabot natin. Yes, all over the Philippines tayo. Fruits in season supposed to be yung strawberry. Pero dahil sa kanyang proyekto, magiging all year round siya. Sa greenhouse. Ano ko din yung favorite ko din tayo. Yes, yung mushroom na isa ring napakalaki din ng puso ng mga nang in charge na corporate manager. Yes, opo. Tapos pinasok niya ang pagma-mushroom, 'di ba? At ikaw kasi hindi kita nakakasama dito sa series natin, pero meron tayong ginagawa na duck series. Ang nakakasama ko doon ay si Doc Sosie naman. Yes, Peking Duck, Muscovy Duck. Yes. Oh, naku, learning saka din. Yan. Nanonood ako. Oh. Ayan, so naka-apat na episodes ka pala sa duck racing. Muscovy, Mallard, Peking. So nagkataon naman, every time na tungkol doon, si Doc Sosie. Tapos ako naman, naging favorite ko na yung mga vegetable crops. Opo, si Doc Sosie ang ating kasama pagdating sa livestock. At ito nga sa duck, no? Pero Doc, ito kasi... Meron pa tayong sumunod na episode kung nag-usapan naman natin urban gardening. Tatlong episode po yan na tuloy-tuloy na
ito eh, para sa ating mga kababayan, no, libreng seminar po. Kung pa, na nakatira sa city. Yes. Urban Container Gardening, galing po ng Davao. At marami tayo naging bisita galing sa Davao. Meron tayong tour yan. Diba, Doc? Tututukan ko din yan, Amy. Tututukan ko din yan. At saka ipa-plash o ipopost ko din sa aking Facebook page. Opo. So, abangan niyo po sa mga like susunod. That. Kasi, Doc Cora, marami pa tayo naka-line up. So, eto, recently, nagkaroon din tayo ng guest. Very interesting din, di ba? Yung food preservation. Yes. Yan ay sagot sa mga overproduction at saka sa mga, ano, mga nabubulok na mga, bago siya mabulok, may madidiskartehan na magsasaka natin ang mga excess production nila, di ba? Opo. At hindi lang yun, Doc. Meron pa tayong na-guest. Kung sa food preservation, kailangan natin ng asin. Ikines po natin si Doc Wesley Rosario para naman sa paggawa ng asin. Yun, kaya nga, tamang-tama yung mga preservatives. Preservatives ng mustasa, preservatives diba ng mangga. Tama, tama. So, nakakatuwa na balikan ang season 2 ng Agri Ako Dyan dahil sa napakadaing kaalaman na nating na-share. Opo, and we're hoping na sa susunod na season natin, eh, makasama po talaga natin face-to-face ng ating mga ka-farmers. Sana nga, Amy. Mga ang pangarap nating location shooting nationwide, sana matupad na, no? Meanwhile, I hope diba natututuloy sila at mag-enjoy. Yes. At nakapagpapaksin ako, ano na ako? Dalawang shots na ako. Ready to go na. Pwede na tayo umalis. Very good. Tama. Opo. Kaya sa ating mga kababayan, nakapag po kayong titigil sa pagtutok sa aming programa. Samahan niyo po kami sa mga susunod pa naming episode kasi marami pa po kami pwedeng i-offer sa inyo. Marami pa naka-line up na interesting na mga episodes para po sa inyo. At ngayong araw nga, Doktora, pag-usapan natin ay kasaba. Wow! Another mga ano yan, mga bunga ng kasipagan, hindi ba? Sige, parang kamag-anak siya ng mga namang lupa. Pangit yan. Mga root crops. Like gabi, ube. Okay, sige. Excited rin ako dyan, Amy. Mga root crops. At ang mag-share po sa atin at tinagurian nga ang Pineapple King ng Laguna. Kaya abangan niyo po yan. Ito ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Nagbabalik po tayo sa Agri Ako Dyan. Doc Cora! Change outfit! Change set! Oo nga, Amy, sorry. Kayo na-pawis na pawis ako kanina. So, ayun, nagkaroon ako ng ano quick change sa outfit. Opo, ako naman, lumipat din ako kasi napaka-init. Lumabas ako doon sa iba. Aking set. Kasi ito na yung period ng papasok na ang tag-ulan. So, humahapit naman yung pag-araw. Ito na yung talagang so okay. Humid at saka mataas yung temperature. Kaya ingat kayo yes. Dyan, Amy. And ewan ko lang sa lugar nila, Camarillo, ang ating, ang ating guest ngayon, kung pareho lang ba ang init. Mainit, ma'am. Dito po, pagkahuli yung katanghalian. Oo. Eh, naapektuhan bang ating mga pananim kapag ganito sobrang init? Bali po, nung nakaraang Abril po, naapektuhan po maigi, pero itong papasok na po na ulan, dahan-dahan na po nakaka-recover na po ang ating mga pananim. Ah, you mean to say, nagsisimula na rin umulan dyan ngayong Mayo? Opo. Kabawi-bawi. Oh, good. Praise the Lord. Buti naman. Ano? Yon, Amy, sana dito din sa atin sa Lower Luzon, na rin, umulan na rin. Dito sa amin, Doc, umuulan na rin pagdating ng hapon. Kaso ang problema, sumisi na ulang yung lupa. Mainit. Sa sobrang init, kulang yung ulan, ano? Ang bilis matuyo ng karsada. Ganon din dito sa Quezon City. So, iba ang init na yon sa kamaligid. Pero ngayong araw, Doc Cora, nabanggit mo nga, kasama natin si Sir Mario Escueta. Kung natatandaan niyo po, nakakasama natin siya sa pagtalakay sa tamang pagtatanim ng pinya at paggawa ng pineapple vinegar. Ayan. So, ngayong araw, kasama po natin si Sir Mario Escueta para naman mag-share tungkol po sa kasaba o kamoting kahoy. Hello, Sir Mario. Hello po, ma'am. Opo. Magandang umaga.
Magandang umaga po sa inyo lahat, pati po sa ating mga taga-panood ng ating agri-okodyan. Ito po, narito naman po tayo para talakayan po ang ating mga sapagkatanim na iba't ibang pananim po yan, iba't ibang halaman. Ngayon po ay ating pag-uusapan yung tungkol po doon sa kasaba po. Muli, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin ni Amy. At saka, aside from nagka-campaign nga tayo ng agriculture at saka yung mga ibang pang product na root crops, nagpapasalamat din kami kasi every now and then, nag-share ka ng mga magagandang values at saka mga pamalakad sa buhay. Nakakatulong din yun sa ating mga taga-subaybay, di ba Amy? At sa amin din. So, thankful. Hindi lang sa pagtatanim eh, no? Ayun, diretso na tayo. So, Kamario, maraming salamat sa pag-share mo tungkol sa amin sa pineapple planting and yung pineapple vinegar. So, this time, pag-uusapan naman natin kung bakit happy ka naman sa iyong pagtatanim ng pineapple, bakit naisipan mo pang ding mag-divert at i-maximize ang inyong lupain sa pagtatanim ng kamoting kahoy. May kaya po naman ako interesado pa rin yan sa ating sa kamuting kahoy. Kung anong kumikita naman po din at pangalawa po ay mayroon po tayong mga pananim na huwag naman po sana ito mapuluklaang na nakatambak sa ating mga tabihan ng mga lupa. At talip na ito yung pakinabangan at akin nga po binigay muna yung aking mga pananim sa ating mga magtataka. So ngayon sir, may tanong ako kasi ang kamuting kahoy at ang kamote karaniwan ay halos magkapareho. Pero ano ba yung pagkakaiba? Kasi alam ko magkaiba talaga yan. Ano ko yung pagkakaiba ng kamote at kamote ka? Ang alam ko, magkaiba siya ng mahaba ang kamoting kahoy pero gumagapang naman yung kamoting baging. Gumagapang. So, bakit mas gusto mo ang itanim ang kamoting kahoy kaysa kamoting baging? Ma'am, yan po ang ating kamuting kahoy po yan. Yan po ay pagka kung marami kayong pananim niyan, lalo na po yung variety ng KU50, yan po ay ginagawang harina, yung flour. Okay. Pero yung kamuting baging, hindi, ano? Hindi po, po. Ngayon, pagka po yan ay naging harina, marami po pinagagamitan. Ginagawa pong noodles, ramen, relish, tinapang, sagu. Marami po pinagagamitan po. Mas marami kaya, siyang byproducts. Marami po. Kumpara din sa kamuting baging. Oo. Ilan ba yung pagkatanim? Pagtanim, di ba yung sanga ang itinatanim? Ilang buwan siya bago umani? Pagka po ma'am, naihanda po ninyo, i-prepare nyo po ang lupa at ito po yung malulusog at linis-linis po yan. Yan po yung sa loob ng isang taon din po ay nag-harvest na po yan. 1 year din pala, Amy, ano? Pagka po, parang kamote din. Ang kamote, hindi. Few months lang ang kamote eh. Parang mga 3 months eh, may anin eh, yung kamoting baging. Di ba, Kamario? Pero ang kamoting kahoy pala, gagawin niyang 1 year kasi talagang palalakihin niya yung mga ugat. Malalaki yun. So kapag ka maganda ang naging, ano niya, ang naging laki, mga ilang piraso ang kamoting kahoy, 1 kilo? Ma'am, yung pong isang puno ay inalaman po ng 20 kilos. Ami, sa loob na 1 taon, ang laki, ang dami nun. So, mapapadala niyo mo rin ba kami ng video ng pag-aani ng kamoting kahoy, Kamario, para ma-share? Ma'am, meron po. Meron po. Okay. Na makikita po natin in a little while. Opo. Ayun. Tapos, Kamario, napag-usapan na natin na malalaki talaga itong mga kamuting kahoy. Pero sabi nila kasi, merong mga kamuting kahoy na nakakalason. Ay, ganun. Sabi po yun. Pero wala po naman po ako nabalitaan. Kaya po pinalabas ang nakakalason niya para hindi ho nakawin. Hindi ho nakawin. Posible. Oo, kasi parang imposible siya na makalason, ano, Kamario. Yun lang, mabagal ang laki, matigas, ganyan. Pero hindi yung magiging po, para makalasan. Yung KU50, yun po ay mataas po ang cyanide niyan. Maraming patka. Pero ang ginagawa po ng kumpanya, yun po ay pagkahoy na ano, yan ay pinipiga po pagka nagiling. Natatanggal din. Natatanggal so, po. Yun ang ano ang nagkawa ng... Opo. Yung ano ang preferred ng... market mo? Ano ang preferred market mo? Sa factory ba ng gawaan ng mga ano, ng mga starts, arena? O ibibenta mo lang sa highway ng kilo-kilo? Hindi po. Yan po yung pagkaragtanin po ng KU50. Malawak po yan. Pinakamahina 1 hektarya.
Yan po ay dinadala namin sa Global, dito po sa amin yung San Pablo, ginigiling po yan. At yung iba naman po, pag may kontrata po kayo sa San Miguel. Oo. San Miguel Corporation. So yung ganong is... Oo, isang ganong isang ano isang hektarya after one year, maagan karami. Ano ba yan? Sabay-sabay ang harvest? Mga ilang kilo yan sa isang batch? Ilang tonelada? Ayan po, pag hinarvest po yan sabay-sabay. Tonelada, ano? Tonelada po yan. Ang isang hektarya po, ano eh, nalaman po ng 10,000 puno. 10,000 puno? Ang dami. Pero sir, magkano ang presyuhan doon? Pagka ma'am sa ano sa 18 pesos po pagka po sa Global ang talop na po yon, talop na. Kaya po ang ginagawa ng ating mga farmers, yan po yung bago nila i-deliver sa kumpanya, tinatalopan na po yan, binababa siya drum pagkatapos deliver po sa Global. 10,000 puno sabay, hindi naman siguro sabay-sabay ang harvest noon ano, siguro ano batch by batch. Oo. Kumpara po sa tao, kung halimbawa ay sinabi ng Global na mag-deliver kayo ngayong araw na ito ng 5 tonelada, eh dapat may deliver mo yan araw-araw 5 tonelada. Eh kung isang puno ay umaaverage ng 10 kilo, ganun ba? Hindi po, 20 kilos po isang puno. Sa 10 kilo na nga lang eh, sa 10,000 puno, so makaanin ng 100,000 times 18 pesos, 1.8 million, isang hektarya, isang taon. Isang taon, oh. Isang taon eh. So, isang hektarya. So, meaning to say, may maintenance naman sila, Camario, may mga tauhan siya. And, syempre, yung kakainin sa loob ng isang taon, yung proseso, yung paghahakot, di ba? So, ibabawas niya doon yung mga expenses niya, pansweldo sa mga tauhan, panghain, ibabawas niya. So, 1.8 million. So, kahit nasabihin mo na, siya ay namuhuna ng mga 800,000. Tauhan, pagkain, may parang siyang 1 million. Divided by mo yun ng 12. So, kumikita ng 150,000 a month pag in-average. Pero ma'am, isang po yung dumadaan din po sa unos, pag inabot po ng tag-araw, natutuyo rin po yan. Yun. So, kaya nga, that's why in-average ko na lang ng 10 kilos eh, hindi na sa 20 kilos eh. Kasi maraming problema din yan eh. Siguro, may mga insekto rin, may mga... Yun nga, Dok, papasok tayo dun. Ano ba yung mga problema na kinakaharap natin sa pagtatanim po ng mga kamuting kahoy? Kalimitan po mamaya ibadiya, pag hindi maganda ho ang pagkaka-prepare ng lupa, ay yan po ay dinadapo ng mga uok. Yung pong hayop sa ilalim ng lupa sa puno, yan po ay pag dumapo doon, nalalanta po ang mga dahon, ang puno po hindi makalaki, kaya po ang laman maliliit, minsan bangsot, walang laman. Tapos ano pa po, maliban po doon, meron pa bang iba? Yung pong dahon po naman ay ano, yun niya po, dinadapo po ng mga hayop sa ilalim, tapos ang dahon po ay natutuyo at may mga butas-butas. Kaya po ang ating puno ng kamuting kahoy, hindi po naganda ang laman dahil napupuril. Ano kung tuloy-tuloy ang init? Paano ang patubig? Paano ang pagdidilig? Pagka po naman mainit, ay di pagka may patubig nga po kayong ginagawa, mayroon kayong pump at kahos, pwede pong pa... Basahin ang basahin po yung pinakang puno para wag lang po mainit ang magaling. Oo. So mga ilan ng tauhan mo na nagme-maintain dyan sa isang hektarya? Aba ma'am, eh, dito po sa parteng Mayhay, may tanim po kami diyan sa Lukban. Marami po kami tanim. Eh. Mayroon po minsan ay 20 tao. Dahil pag nag-harap, hindi po yung... 20 magsasaka, oo. Kasi taga-hukay, taga-linis, ganun. Taga-bantay. Ano-mano kasi yun eh. Oo. Oo. Eh, isang puno pa mamay, hindi kayang bunutin ng isang tao? Sa laki. Sa laki po ng laman. Ayan, makikita natin yan. Ayan, alam mo, Amy, ang kaya lang ng, ang nakikita ko lang kamuting kahoy, yung pangkain lang eh. Para mga pantay tao. Tapos pag hinukay mo, kaya nga natin eh, hilahin. Tapos makikita na pwede na ilaga. Tapos ma'am, yung ating kamuting kahoy, pag malawak na po ang tanim natin, yung pong mga talbos niya, binibili po yun ng Global at ginigiling po yan. Oo. Kasama ba dyan ang balat? O tinatanggalan ng balat? Sa ano po naman, sa San Miguel Corporation, yung pinakambalat po ng kamuting kahoy, binibilad at yan po yung ginigiling, sinasama po sa feed, pakain po sa baboy. Oo, ginagawang kasaba meal. Oo, Amy, kasama sa... So walang tapon. Napakadaling patubuin, madaling i-maintain, walang tapon. So except lang yung kapag nagkaroon nga ng mga, ewan ko, meron ba mga insektong nagiging perwisyo sa kamuting kahoy? Opo.
Pagka po kayo malalawak ang tanim at gusto nyo magpalawak pa ng malawak na malawak, ay ang ating pangkausap ka, makikipagkontrata na po kayo sa San Miguel Corporation. Kasi wala kang pagdadalhan, napakadami aanihin eh, no? Ay, pagka po kayo napakaraming tanim at wala naman kayo market, eh hindi sasayang lang. Sayang naman. Kailangan talaga. May market, opo. Captured market. Opo, kanina nabanggit na natin yung sa mga peste, yung insekto naman, ang tanong ni Doc Cora, may mga insekto po ba na maliban dun sa peste na napag-usapan natin ka Mario kanina na nandun sa lupa, yung external, yung mga lumilipad-lipad, meron ba na dumadapo sa ating mga alagang kamote, kamoteng kahoy? Meron din po ma'am, yung po mga nangangain po niyan, pero meron din po naman tayong paraan diyan para po naman yan ay hindi madapuan at mamatay po yung mga insekto. Kami po ay nag-experiment po kami ng mga dahon ng madre kakao at saka mga gulay-gulay, mishing. Organic! Madre kakao, e-peppermint, tapos? I-spray po natin yan sa dahon para po yung mga insekto ay matuyo po. I see. How about ka, Mario, yung mga ano naman, mga insekto sa lupa? Kasi minsan, no, dito sa garden, yung mga ordinaryong garden, ang mga kalaban dyan, eh, ang dami-daming mga worms, at saka yung parang maliliit na linta. Sa bundok ba, walang perwisyong ganun? Wala po. Kasi po, pagka ho ang magsasaka ay maraming experience na pinagdaanan at nakapag-aral po, ay ang lupa nga po, bago kayo magtanim, atin pong hahalwatin magiging lalim niyan, dudurog yung maigi para pasak sa lupa yung tag-araw ay darang na darang po at sa init ng araw kaya po ay patay lahat po mga insekto niyan. Oo. So not, parang natural approach. Opo. Yan po ang tama dyan. Dapat po ang lupa bago kayo magtanim yung sa lupa yung tag-araw. So wala kayong ginagamit na pang treatment sa lupa. For example, after ng batch ng pagka-harvest, papahinga nyo ang lupa bago tamnan eh, di ba? Pwede pong hindi. Pwede pong mamahinga. Kumpirma po sa inyong alam. Kasi pagka ho kayo nagtanim ng isa, ang gusto ng iba ay papahinga. Ngayon, ang ginagawa po namin para ho wala mapagtam ng uli, ay di maglalagay po kami ng mga vermicast, yung mga organic para hahaluan po namin yan. Ang isa ektarya po ay amin pong hinahaluan ng 75 na sako ng vermicast para po ang lupa ay malusog na malusog po. Yun. So parang ano siya, pataba. Habang walang tanim, lalagyan ng pataba. Apo. Pataba. So at the same time, mawawala yung mga problema. Yung mga problemang mga insekto. Apo. At saka po, ano, malusog po ang lupa. Pampalusog ng lupa. Eh, tatagal na yun, Mario, sa loob ng isang taon. Baga, isang isang treatment. Ay, kung isang hektarya po ay meron kayong 75 na sako, yahalok po nyo ng dahon sa lupa. Kahit po ilang beses po ito magtanay, matalusog po lupa, no? So, hindi kailangan ipahinga. Basta ma-treatment lang sandali, tanan uli, pwede na. Opo, pwede pong lagyan ulit ng ating pampataba. Oh, so tuloy-tuloy yan. Kasi itong halimbawa, isang ektarya, pang kamoting kahoy. Kapag hinarbes, ititreat sandali, kamoting kahoy na naman ang itatanim. Pwede po ulit yun. Lalagyan po lang ng pataba, nahaluan nyo ng mga vermicast nga po. Pagaya ng mga kusot na nyog na gamay ng hayop, kalabaw, baboy, ayun po ay pwede natin ihalo doon sa lupa ngayon para po ang lupa buhaghat at malusog po. Opo. Parang nakikita ko dito, Doc Cora, pagka ang gamit mo ay mga organic or itong mga vermicast, hindi mo na kailangan pagpahingahin ang iyong mga lupain. Kasi hindi ka tulad ng synthetic, di ba? Iyano mo muna, ipapalabas mo muna yung acid ng lupa. Kasi hindi na siya magandang tamnan. Eh dito kasi organic yung ginamit nila, Sir Mario. Kaya kahit na tuloy-tuloy silang magtanim, walang problema. Ka Mario, sa inyong pagtatanim, ano gamit nyo? Yung cuttings o merong may mga seedlings ba yan sa inyong kamoting kahoy? Yung pong ating kamoting kahoy, mga isang dangkal lang pong gayaan ang haba, yan po ipuputulin tapos yun po itatanim na po. Isang hakbang lang po, pwede na po ng isang hakbang lang, isang hakbang para po medyo malayo-layo at pagkahulumaki po yun, ang sang-ang mga dahon, hindi po nagdadait-dait masyado. Oo, hindi masyadong dikit-dikit. Kaya sa isang ektarya, sa isang hakbang no, Doc Cora, sa isang ektarya niya, kaya niyo maglagay ng 10,000 kamoteng kahoy. Apo, yeah. Maximize na maximize. Para sa mga magsasakang kagaya nila, alam nila kung paano ma-maximize ang lahat ng lupa. Sana, no, Amy, ano, ang mga tagapakinig natin, kahit sa kanilang mga maliliit na garahe o likod bahay, ay matutong magtanim ng kasama. Backyard planting, yes. Yan ang gusto natin. Ma-encourage sila na magkaroon sa sarili nilang pagkain. Sabi nga, plant
what you eat, ganun, yes. Sabi nila. Of course, hindi natin ma-expect na kasing lalaki at kasing lulusog ng mga kamoting kahoy sa bundok. Pero, at least, kung mga pangkain din lang sa bahay, ay kaya nila i-produce. Pwede siyempre, yung, oo, yung mga kagaya ng mga magsasakang sila kamaryo, sila lang makakaproduce ng ganong karami at ganong kalalaki. Oh, Dok, singit po lang. Kasi sabi mo sa backyard, no pwede. Ano ba klaseng lupa yung kailangan ng ating mga kasaba? Diyan po sa mga backyard, ma'am. Opo, baka naman magtanim ako eh. Hindi naman pala yun yung applicable na lupa. Galit pa ako sa atin. Sabi nila pwede. Matawag lang po, mabato. Huwag lang mabato yun. Mabubuhay siya, no? Lupa, buhay po ang kamuting kahoy. Tsaka huwag naman sa ilalim ng puno. Kasi pag sa ilalim ng puno, hindi masikatan ng araw, hindi masarino sa gabi, hindi makagadang puno niyan. Okay. Gusto niya exposed din sa araw. Araw, a little sunlight, a little water every day, tapos eh hindi mabato. O bihira ang halaman na tutubo sa mabato. Dok, meron kami na ano na interview yung sa ano yung tanglad, pwede daw. Yung mga ano high acid na lupa, mabato, pwede daw yung tanglad. Kaya ganoon, napakadaling patubuin ang tanglad. Oh, pero daw maraming tubig. Sabi ni Kamara, dapat alaga sa dilig. Opo. So, ayan, Kamara, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan tungkol sa kasaba, no? Pero puputulin ko muna, kailangan lang nating mag-break. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Amy, Kamario, ako'y natutuwa sa ating pagdiskusyon ng kasaba kasi nga dahil sa siya ay typical na halaman na madaling palakihin, madaling alagaan, na-discuss ng kumpleto sa atin ni Kamario, di ba? Planting, harvesting, at pati marketing. So, may tanong ako, Kamario, na-explore mo ang pineapple, na-explore mo ang kamoting kahoy. Meron ka pa bang ibang inuumpisahan na halaman na ine-explore dahil nakikita mo na maganda rin ang marketing? Ma'am, maganda po yung pipino. Kailangan, hindi ka pwede magtanim ng napakalawak niyan dahil ang problema nga po ay market. Pero nung kami po ay nagtanim noong nakaraang October, kami may nagtanim ng 2,000 square meter lang po yun. Pero nag-harvest po kami ng araw-araw at ay pinakamahina po ang 100 kilo. Oh, ibig mong sabihin na explore mo na pala yung pipino. Nakita malaki 'yon ha, Amy, 2000 square meter nagtanim siya ng pipino. Oh. Ilang araw ba siya mula? At saka ano ba yung tinatanim sa pipino? Buto ba 'yan? Ma'am, hindi po. Yung pong buto binibili po natin sa mga sa Swiss. Yung po yung butong 'yon ay yung variety po noon ay Japanese cucumber, yung kulay green po siya. Tapos ang ginagawa po namin, nakalagay po sa agribag, yung maliliit pong gayon, yun po isa-isa po namin inilalagay para pag tumubo po siya ng ganyang kataas, saka po namin inililipas. Eh pagkatanim ninyo ng isang agribag, mga ilang buwan bago siya ay, at saka yan ba ay gumagapang ba siya? O po yan, mayroon po kami yung papakatan na yung pinakakawad. Tapos mayroon pong haliging mga kawayan, tapos mayroon po siyang patulayan na pinakang pisi na sako. Pag yun ay simipulo po ang amlay, dahan-dahan po siya nakapit pa ganun hanggang sa siya po ay tumaas. At yan po ay sa loob ng isang buwan, minsan wala pa, nabuko na po siya. Ang bilis! Mabilis po. Mabilis. Eh siya ba ituloy-tuloy ang, tuloy-tuloy ba siya? I mean, year-round ba siya? O pagkatapos ng tag-ulan, mamamatay na siya? Ma'am, natagal din po yan. Gawin ang pagka po yun ay bumuko. May sunod-sunod po ang buko. May maliit, may sumunod hanggang sa may buong ako. Yan po yung pag-harvest po na yan ay hindi sabay-sabay. Kada isang puno, napilas po kami ng araw-araw isa. Mga ganun kalaki. Kasi laki ng talong, ano? Usually? Mahaba po ang talong, ma'am. Pero yung po ay hindi pwedeng mag-oversize kasi yung amin dinadalhan dito sa mga nagagawa ng hamburger at saka doon sa palengke. Sa hamburger siya. Oh. Ang gusto po, lang, maliit lang. Yung katamtaman lang po, pag-oversize, hindi na po nila kinukuha. Parang kaya na-oversize ata, mas kapal na yung balat. Titigas. Titigas. Kinakain din ba ang balat?
kinakain po, pagka yung mura pa, kasama na po sa hamburger yan. So ang problema niya, marketing, Amy, madali siyang magpaparami ng pipino. Kaso pag tumambak, pag dumagsa, mahirap din. Oo. Sayang lang. Para kasi wala pang masyadong putahing Pilipino eh, na ano, pang pipino. Na pipino beige, pipino, ginisang pipino, walang ganun eh, no? Kasi, di ba, gaya ng sitaw, ginisang sitaw, adobong sitaw, pangsigang sa sitaw. Pero yung pipino, pang hilaw siya, pipino hilaw kasi siya. Mas kilala siya na ano, lalagyan mo ng suka, suka ng kakainin, pamita, asin. Dito nga sa amin, sa Nueva Ecija, ang pipino namin sinasawsaw sa asukal. Tumutubo din ang pipino sa Nueva Ecija? Meron po. Pero ang pipino sa amin, pipino na Tagalog. Oo, siyempre, siguro yung sa San Pablo, kila ka Mario, pipinong Tagalog din. Japanese daw. Ah, Japanese cucumber. Pero pa mangga amin ginagawa po yung amin ay yung kulay green nga po na ano na pipino na yung po Japanese cucumber. Yung po ay ano nabebenta po namin ng 40 pesos isang kilo. Oh, maganda presyo ha. Maganda po. Tapos yung oversize nga po na hindi binibili, ang ginagawa po namin binibender nga po at para kaya na lamang, pero napakadami po, sasayang lang, hindi kaya namin kainin. Uso ngayon yung cucumber health drink. Sa mga restaurants. Opo, ginagawang juice. Yes, natutunan na rin. Oo, may impression din sa kanya na healthy drink siya. Di ba ka, Mario? May idea ka ba kung ano-ano mga health benefits ng cucumber? Ma'am, yun po yung unang-una po yung ating nililinis yung ating mga dugo rin po. At cleansing. Ito nga maganda po sa katawan. Oo. Ay, tama-tama yan, Dokora, no? Kung nakaraan, di ba may nakausap tayo sa pag-preserve ng mga pagkain at pag-process, yun. Oo. Alam nyo ka, Mario, meron kaming episode, pwede nyo siguro pakinggan. Tinuturuan niya ang magsasaka, taga-TESDA siya, taga-International Training, ATI. Tinuturuan niya ng food preservation, kung paano yung mga excess na production, ano, hindi masasayang. Si Kaji. Yes, si Kaji. Yeah. Kasi yun ang karaniwang problema ng ating mga magsasaka ay nag-o-overflow. Overproduction. Hindi na ma-market lahat. So kung matutunan natin yung process, maganda. Ma'am, ito po, ma'am. Oh. Ito po yung pipino. Ginagawa pong pickles. Ayan, o diba? Ah, yes, no? O nilalagyan lang ng asin sa tubig. Ka, Mario. Opo, ito po naman yan. Oh. Natagal po ito yan. Kahit 2 years. O yan, yan. Home food preservation. Marunong din sila. Maganda, yes, maganda pa rin. Maganda. Ay, maganda magkita sila ni Kaji. Ka, Mario, binibenta niyo ba yan? Ma'am? Nabibenta niyo ba yan? Ay, pagka ma'am sa inyo, libre na. Pero hindi na ipipinta po ngayon sa market. Pagka po mami yung ating mga kasamang paro, meron na nakikita, eh, binabayaran po nila, 100 piso. Oo, di ba? Dagdag din yan. Dagdag na ha. Dagdag na ha ng buhay. Ang puhunan lang ay ano, lalagyan. Lalagyan. Yes, isipin mo dok sa 40 pesos na ano, na prutas. Eh yan, nakabote, 100. Apo. And alam mo ba, Ka Mario, ang sabi ni Ka Gigi, hindi nasisira ang nutritional content kahit na gawin pang, ano man tawag dyan sa Tagalog, buro. Ay, apo, buro yun, ba? Oh, yes. Preserve. Oh, Buro. Oo, hindi daw, the same lang din ang nutrient contents. Kaya, maganda kayo i-campaign yan, ano? Oo. Saan ba kayo? Sa San Pablo, Ka Mario? Dito po sa Barangay Del Remedio po, ma'am. Makalampas lang po ng Karawang, pababa yun. Del Remedio na po yun. Ang isa po ay din sa San Juan. Ayun, oo. Opo. Hindi ka ba pumapasok sa politiko? Ay, naku ma'am, pinakakandidato nga po ako, ayaw ko. Madadivert pa yung attention mo. Congressman, ma'am, ang pinalaban sa akin, congressman, sabi ko, wala po akong hilig diyan. Oo nga. Ako din, ako ganyan ano, ang gift niya na sa pagtatanim na sa pakikisalamuha sa mga kapwa magsasaka doon na lang. Kasi pag naging politiko po, alam mo, Amy, malapit-lapit ang San Pablo. Ano, Doña Remedios? Doña Remedios. Doña Remedios, ma'am. Doña Remedios. Once na malip ang quarantine, unahin nating dalawin si Kamari. Tayo mag-location shooting sa kanya. Payag ba kayo, Kamari? Opo, ma'am. Sana ipagpunta nyo dito ay meron na kami ginagawa ano, pineapple vinegar para makita po. Oo, pero makita. Pero kami nga harbisin ito sa June 25.
Oh, makita lang namin na yung taniman, eh, masaya na kami. Ay, at magkaroon tayo ng... Kayo ay ano, napaibig na pumasyal din eh, para makita po naman ninyo. Sana. At saka yung ating katanim. Naniniwala kami kasi na pagka okay na yung panahon, mas makakaingganya kami sa mga Pilipino na magtanim kapag ka nakikita na nandun din kami. Opo. Ay, yung mga babaeng to eh, engganya ng engganya, eh lagi namang nasa opisina. Nasa bahay. Opisina, ma'am. Kung maaari naman po kayong mga nasa opisina po, yung aking masasabilaan po sa inyo, pagdating ng araw na Linggo, kayo po naman ay mag-jogging, magpapawis na magaling, tapos ay mamahinga para po ang ating katawan healthy. Ayun nga, yes, oo. Importante yun. Minsan kasi, naku, kailangan pumasok ng maaga, hindi na nakakapag-exercise. Opo. Totoo. Pero pag-amang pagaya po. Isa... Po. No, Mario, ano itong... Iyong mga ano Pipino saka iyong kasaba eh isang lugar lang ba yung pinagtataniman nito bali intercropping ba o magkakahiwalay po na location? Meron po ma'am isang part na pineapple, meron po ditong konti nga po yung pipino, meron din pong mais at meron din kasaba. Pero dito lang po sa isang lugar. Pero meron po kami sa Mayhay. Meron po kami sa Nagtarlang. Malamig doon. O Makamayo. Tanim. Mark Camario, mas malamig sa Mahayhay kaysa sa San Pablo, di ba? Ay, ano naman, ma'am. Ang kabila po yung Mahayhay, Luciana, Lupan. Ay, malamig Lupan. Yata. Pag malamig, mas maraming maitatanim. Ay, opo. Basta ko malamig, tapos yung panahon ng tag-ulan, mabilis pong gumandang halaman. Tapos pero ang lupa nga po ay maganda, buwaghak. Anong ginagamit ninyong pang Camario, pang akyat sa bundok? Kapag, siyempre, malayo na yung malawak yung tanim. Anong, kayo ba'y nag... kung magkabayo o may karsada ba para magamit ang sasakyan? Ma'am, ay kagaya po dito sa amin, di sa parteng Balumbong, meron po kami dito ang hinarapin sa 1 hektare ng kamuting kahoy at isesend ko po sa inyo mga picture. Yan po yung kabayo siya na kaya namin. Kasi ang cute! Tapos ilalagay sa side ng kabayo yung mga harvest. Ay po, kasi, sa tabi ng karsada. Isipin mo, kaya bang pasukin ng mga jeep yun o tricycle? Hindi eh, ano, bundok yan eh. Ma'am, kasi hirap sa amin. Meron po mga karsada, farm to market road na binuksan po yan, pero putol. Oh. Yung putol na yun, na doon po sa dulo, doon po hinahakot niya yung mga harvest na magsaka para yung mga truck doon po ngayon nakaparada para doon po sila nagkakarga. Ano yun, walang provision na itutuloy ng mga taga-gobyerno? Ay, conforme ma'am sa ating mga namumuno ng ating bayan kung talagang conforme sa ma-elect. Nako, yan na yung sinasabi mo na baka magkaroon ka ng polling dahil dyan para makumpleto mo yung mga karsada ng farm to market road. No, hindi mo masasabi, no, Camario? Apo, ay, ang ating magsasaka, bigyan natin na maayos at nang hindi naman sila ay maalawan at hindi mahirapan sa pag-harvest. Kung anong kakarga sa kalabaw, minsan isa kabayo nga po, ay nahihirapan po ang ating mga magsaka, nagdudubling bayad, gastos, pero kung may ang ating mga support, ha? Ay pasok po sa kalubluuban, ay di ang mga sakyan pasok na rin po doon. Pagsak na lang ng mga ng lupa, mga harvest. Saka, ano din po, di ba? Halimbawa, yung mga na-harvest natin, eh pag natagtag, halimbawa, sira yung kalsada, bako-bako. Ang tendency, yung mga na-harvest mo, malalamog, di ba? Hindi nga, putol nga, Amy, eh. Putol yung sabi na umpisahan, tas putol. So, oh, yun, mag-horse na lang sila. Eh, what if yung mga ibang magsasaka, walang kabayo, di ba? Walang pang-upa dun sa kabayo, di ba? Oo. Oh, mahal din ang kabayo, di ba, Camario? Apo, gastos din po, ma'am. Nabayad po sa kabayo, tsaka sa kalabaw. Oo, oh, nag-rent siya. Ang tawag sa amin yan, ano, karyada, nagkakaryada. Pero opo, pwede rin natin silang tulungan magsasaka, Amy. Kukuha tayo ng guest na veterinarian para kung paano makapagparami ng kabayo at saka ng mga kalabaw sa ano, sa probinsya. Mamayan po ang magandang magtutulungan niyo sa mga magsasaka pong kasama namin, lalo na po sa akin. Number one po yung kalabaw, kabayo. Kasi po yung kalabaw, ginagamit po din yung pang-araro. Oo. Minsan ang traktora, hindi ho makapasok sa loob ng Yugan dahil maraming oo, mga yung taging, at napakamahal ng traktora. Napakamahal pa ng traktora, di ba? Ay, mahal po ma'am eh. Nagtanong na po ako yung ano eh. Mayroong 1.3 million, mayroong 1.8 million. Ay, maganda po pag magkakaroon dahil malawa ka po ang pagkatanim. Kaya ang ating ginagawa ng ating mga kasama magsaka na malalawak ang tanim, nagre-renta po sila sa mga may-ari ng traktora, lalo na po yung ating gobyerno. Ayun, nakakukuha din po, pero may bahay din.
So pwede rin mag-campaign tayo o yung mga dispersal project ay mapakating natin sa San Pablo, yung mga dispersal project ng Department of Agriculture na pagpaparami ng kalabaw at kabayo. Meron sa field bank, tapos yung mga nagbibigay ng ano ng kalabaw, yung mga program, actually dito sa amin merong mga Carabao Center. Yes, sa Carabao Center nagpapaiwi ng mga kalabaw. No, lahat ng mga offices ng Department of Agriculture may dispersal project din. Yan. Ma'am, kayo ho magiging diyan, napakalaking tulong niyo sa kayo bilang isang agri po diyan. Kayo po ay boses ng ating magsasaka para po yung mga pangailang pangunahin ay yung aming managawang request na kahilingan sa ating taga-DA ay kayo po magiging boses diyan para po yung aming mga pangailangan ay agad-agad na may sakatuparan. Kami po ay may ginawang request para po sa ating taga-Department of Agriculture, dumaan sa City Agriculture, Provincial at saka Regional. Hanggang ngayon ay magtatatlong taon na, wala pong pag-ibig kami. Hindi masyadong matagal, tatlong taon. Nakalimutan na. Hindi na ng pansin ang aming kagaya namin. Dahil ang katwiran taon nung pa ay ipambayad naman kayo sa mga pag-artikla ay siguro kaya naman ninyo. Pero iba-iba naman ang mga namumuno. Subukan ninyong ipadala sa amin ang kopya kung meron pa kayong naitatabi nung request nyo nung 3 years ago. Subukan ninyo at susubukan din namin pakatingin sa ating mga kakilala. Ma'am, meron po ako dito yung request namin sa traktor. Ayun, yun. Bigyan nyo kami ng kopya. Alam nyo, sige, alam nyo, yung isa naming kasamahang laging busy na coho, si Caro Senduso, ay chairman ng SINAG at saka ng Abono Party List. So, meron din silang access sa gobyerno. Eh, pag may awaan Diyos, pararatingin namin sa kanila ang inyong mga kahilingan na para makatulong sa magsasaka. Ma'am, bagamat hindi pa ho, nakakartingin ako po, nagpapasalamat na napakalaking tulong nyo po sa aming magsasaka. Hindi lang pag-pray po natin. Ay nako, Kasendo. Ayan, lagi kang absent si Caro Senduso. Babawi siya sa pamamagitan ng pagtulong na lang sa ating mga guests na magsasaka. Yes. Opo. Mapapanood niya itong palatuntunan. At tayo'y nananawagan sa SINAG at Party List Chairperson Caro Senduso at sa Abono Congressman Conrado Estrella sa panawagan ng mga magsasaka sa San Pablo City. Ayan, in advance at makakarating sa inyo ang kopya ng request ni Camario na ipinadala sa Department of Agriculture 3 years ago. 3 years ago, Lapa. Yes. Ayan, tutulong kayo ni Doktora dyan. Nagawa na natin ng ano. So, we're hoping po susunod na pag-interview namin sa inyo, ipapakita mo sa amin yung pagdating ng traktora dyan. Salamat ma. Ako po at saka ang aking ako po at saka ang mga magkakaibang ngayon pa lang po kami nagkakasalapat na. Silent players. Sige, una, sige. Sa alagaan yung inyong mga pagkakalob na tulong at saka manggagaling sa atin, yun po may aming aalagaan po naman. Sige po, subukan natin. Diretso tayo sa congressman. Ayan. Sir Mario, thank you po sa pag-share ulit sa amin ng inyong kaalaman dito nga po sa Kamoteng Kahoy at nadagdagan po ng pipino, no? Mario, God bless you even more. More po power. Okay po. Sa susunod po ulit. Ayan, Doktor, maraming salamat din po. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Ako dyan.